day guys, so for today's video is ito. Ayan, sa makikita nyo, nakabaklas ang aking M3. Nandiyan yung gulong, yung fairings, yung headlight. So nawawala yung shock. Andito yung shock nya. Ayan. So for today, magpapalit tayo ng front shock. So ito yung tinanggal kong front shock, no? Ito yung stock. Magpapalit ako ng ayan, itong Eco. Eco front shock. Ayan. Nabili ko ng ano eh, 1 to 2. Pero yung presyo na 1,250. Ayan. 1,250, natawaran pa ng 50. So, itong Eco front fork assi is, ayan, pang M3. May nakalagay dito model. Ayan. Mio 3 Fino. Pang M3. Ayan. Unboxing tayo. Yun. Naka-bubble wrap. May sticker pala. Ayan, no? Shoutout sa dito kay Batas Motor Shop and Accessories. So, shoutout sa iyo Kuya Edward Olarga and Joseph Batas, no. So, sa kanila ko 'to nabili ng ano eh, yung Eco front fork assi. Nabili ko ng 1,2. Ayan. Bubble wrap. Oops. So ayan. Maganda yung coating niya eh. Ayan, oh. Makapal yung coating. Tapos yung dito sa yung dust seal niya, okay naman. Ayan. Tapos naka copper seal, maganda to. Ayan. Dito kumpara sa stock ano eh, yung pinipindot yung kaparehas nito. Ito kasi dipindot minsan pag napindot to itong ayan, may rebound yan eh. Pag yan napindot tapos hindi nabalik ng maayos, pwedeng magkaroon ng tagas to. Ayan, kaya itong Eco mas maganda to kasi tread type na siya, nahihigpitan. Pati yung sa ilalim, ayun, bronze din, no? Ayan. Sukatin natin kung same yung length. Pero pagkakalam ko, mas mataano eh, mas mahaba yung pang ano, yung Eco. Yun. Sukat. O dito natin isukat. Ayan. So, ayan. Kung sa mapapansin nyo, mas maano to, mas mahaba. Ayan o, mas mahaba. Mas mahaba ng 1 inch. So, maganda to kasi pag mga ganitong shock na mahaba ng 1 inch kesa dito sa stock, mas tataas yung ground clearance ng motor natin. Tapos, pagdating sa cornering o sa pagbanking, maganda siya. Hindi agad sasayad yung parting ilalim sa may side. Ayan. So ayan, pinag-partner natin para klarado yung difference ng dalawang shock na to. Ito, stock 2PH front shock ng M3, tapos yung aftermarket na Eco front shock. Ayan. Ayan o. 1 inch ang ano, halos kumbaga 1 inch yung difference ng inner tube nila. Kasi usually pag sporty Fino, usually talaga ganito yung ano, standard na sukat ng shock. Sa M3 kasi medyo mababa.
nilalagyan ko ng ano eh, ng langis yung thread para hindi kalawangin. Siyempre para lubricated din, hindi mag-stock up. Mamaya ako na tuhigpitan. Papantayin ko eh. Pabila naman. Tapos ito nga axle, yung ihi lalagay natin dito para ma-check natin kung pantay na. So bale ito nakabit na yan. Yung sa caliper, halos sumakto naman siya. Yan. Mas ano eh, mas tumangkad. Tapos yung dito, secured na. Okay na yan. Pero nagka-problema. Parte dito, may kita yun. Yan. Naglagay ako ng isang washer kasi ano eh. Medyo ano siya, may gap ng 1mm. Kaya ang ginawa ko, yan, naglagay ako ng isang washer, 1mm yan, kasi hindi ko pwede na ano eh, i-compress to, kasi baka ma-disalign yung inner tube. Yan. Yan. Naka-center stand, pero yung gulong halos dikit na. Sa ground clearance, ayan, mas tumangkad. Okay na. So, kung magbabala kayong bumili nitong Eco front shock na pang Mio Sporty, Pino to eh. Hindi to pang M3. So, plug and play siya. Pagdating dito sa caliper, halos papasok naman, tugma yung size. Kaya lang, pagdating dito, yun nga. Dito. Magdadagdag kayo ng washer. So ito na. Pumasok ako dito sa ano, garahe. Umuulan kasi sa labas. Umaambol ng bun. So yun. Na secured na natin lahat. Yung kaha, tapos headlight. Nakabit na natin. And parte pala dito sa may ano, sa may headlight yung ina-adjustan. Yung ina-adjustan ng ilaw para mataas mababa. Nag-adjust ako. Medyo binaba ako kasi nag-extend yung tayo ng ilaw, kaya in-adjust natin pababa. So yan, sa ground clearance ang ganda eh. Yan, halos dikit yung gulong unahan tapos likuran. Yung size ng gulong ko 90-80 likod, 80-80 unahan. V rubber yan eh. Yan. Yung bangka sa ilalim, tinanggal ko. Para pag nagko-cornering o nagbabanking, hindi sasayad. Yan. Pang touring lang tong motor. So dito na tayo magtatapos, no? Hindi ko na papatagalin. So maraming salamat sa inyo.